ang ilalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM, ay Prime Minister na para masiguro na ang susunod ay si Speaker. Pirmahan tong mga PMA-PMA na to, aba, hindi biro yung nagpirmahan, Panay General. No, nandun pa, nandun, general problem. Tama na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Hello, kumusta po kayong lahat? In advance, Merry Christmas sa inyo pong lahat na aking mga mahal na kababayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pamasok ko nyo na lang po sa akin, mag-subscribe mo rin po kayo. Ngayon po, meron po ako isang breaking news dito sa announcement ni Martin Romualdez or House of Representative tungkol po sa charter change o yung chacha kung tawagin. Isusulong daw po niya ito this coming 2024 kahit wala ang Senado. Yung po ang nakakatakot, nakakabahala. Gumawa na sila ng susunod ng hakbang. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente. Magtatangka talaga sila na baguhin ang ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang Speaker ang susunod na Prime Minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro gaglalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change matapos ang termino ni PBBM ay Prime Minister na para masiguro na ang susunod ay si Speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. But more into this video, papakita ko sa inyo ang manifesto ng mga retired general, mga PMAers, kung ano ang mangyayari sa mga congressman na to pag sila ay nagmatigas at ayaw na lang ilabas yung liquidation with resibo at yung pinaplano ni Romualdez Tambaloslos na charter change. Malamang ang PMAer na to ay gagawa ng isang kahindik-hindik na hakbang at magkakaroon ng pagbabago ang Congress at ang ating Constitution. And then nag-react si, ano, si Congressman Akop na yun niya, very politely pa nga eh, sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun doon ako na oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement, nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede bang magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya, kinontempt siya. Oo. At nasabing, lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Eh, siyempre, kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling, at you're just be misunderstood. Eh, ako, sasabihin, mumurahin ko pa ang Congress eh. Buti pa nga, tame na tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko, mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng ano, yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA-PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, Panay General. No, nandun pa. Nandun, general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired. Hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon.
pagka nakita na in mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, eh, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Eh, kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi pag saan to pupulutin pagkahinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahin yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo, kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face doon sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, eh, inaabuso ninyo. At ang issue, ha? Hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, eh, ang liquidation, accounting and liquidation, ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililiis nyo pa yung topic eh, para yung taong bayan, maloko ninyo. Eh, hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You betters. Yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo, bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you, 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran, papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolution. Tapos ang video doon, mag-comment po kayo at mag-subscribe na rin. Maraming salamat po. Merry Christmas again.